Mas prefer ko po yung flex learning modality po kasi mas nakikita ko po dito yung pag-asa po na may pagbabalik po sa eskwelahan. Magandang araw po. Ako po si J. Mark Concepcion. 22 years old po at taga Santo Rosario, Santo Domingo, Nueva Ecija. Kumukuha po ng BSBA Major in Marketing Management sa FINMA Aurelio University at under po ng Flex Learning Modality. Ang pinagkakaabalahan ko po ngayon ay isa po akong SK member dito po sa aming barangay. Ganun din po ay bumubuo po kami ngayon ng samahan ng LGBTQ+ para po sa pagpapakita ng tunay naming nararamdaman sa aming sarili po at bukod po sa pag-aaral, ginagalingan ko po talaga sa buhay. So, nung nagsimula po yung lockdown, na inisip ko po na home learning na po ay bago po to sa akin. Tapos parang medyo may pangamba po kung totoo po bang matututo ako sa home learning. Tapos sa mga magulang ko naman po, nangamba po sila sa paglabas po, kaya buti na lang po nilockdown po agad. Yun pong sa hesitation po sa pagpapatuloy po sa pag-aaral, hindi ko po yun nakita. Pero yung takot po dun sa pandemya po, na sa paglabas po, buti po ang AU po ay nag-offer po ng flex learning modality na kung saan po ang government po pag nilift up na po yung quarantine po or yung lockdown, ibig sabihin po nito ay makakapasok na rin po sa paaralan. Nakatulong po sa akin doon sa flex learning po, mas marami po ako ngayon nagagawa, lalo na po sa mga organization kong sinalihan. For example po, tuwing may klase po ako sa MAGA, nakaka-attend po ako ng meeting or session po sa SK tuwing hapon naman po. At nagkakaroon din po ako ng time para po maturuan yung mga kapatid ko po sa kanilang pag-aaral. Actually po sa home learning po ay hindi po talaga ako na boring. Dahil po yung AU po ay gumawa po ng paraan dahil active po sila sa social media. Lalo na po sa Facebook at Instagram. At ngayon po, good news din po na sa pagti-TikTok po namin sa pag-i-scroll po ay nakita ko po na may account na po ang FINMA AU. So, kumuha po ako ng BSBA para po yumaman. Wow! Joke lang! Hindi po, syempre po yun po yung pinakaunang goal natin. Yung pong magpayaman po. Tapos, para maging successful din po. Tapos, kinuha ko po yung marketing dahil parang mas prefer ko po na makipag-usap po dun sa mga tao. Lalo na po yung mga nasa paligid ko po. So, ang favorite ko po na subject po sa marketing ay nung pinakuha po kami ng basic accounting. So, nag-enjoy po ako nung nag-a-analyze po ng situation, tapos yung ini-encode po kung debit po ba, credit, mga ganun po. So, doon po ako nag-enjoy, tapos isa pa po yung sa sales prof po namin. Yun po, tinuruan po kami kung paano po magbenta, makihalubilo po sa mga tao. So, ang routine ko po bilang flex student po ay sa 6:30 po, gumigising na po ako kasabay po ni nanay para po maglinis po muna. Tapos mga 7:30 po, ayun po nagpre-prepare na po ng breakfast. Dahil sa umaga po, meron po kaming klase. 8 po yung start. Tapos hanggang 10 na po yon. Tapos sa 10 po, magpre-prepare po ng para po sa lunch. Then after po nun, 1 po, balik po sa pag-aaral. Then pag wala naman po akong klase, mga 3 po, pumunta po ako sa SK Hall para po mag-duty. Tapos tinuturuan ko rin po yung mga kapatid ko po ng kanilang module. So, bilang SK po, ang mga nagawa na po namin ay nagkaroon po kami nung pandemic po ng rolling community pantry. Kung saan po, hindi lang po kami naka-set po dun sa isa pong lugar, kundi kami po mismo yung umiikot para po magbigay ng mga paayuda po. So, meron din po kaming solar light na naikabit na po dito po sa barangay po. Sa barangay hall po hanggang dito po sa purok namin. So ang plano po namin ay iniisip po namin kung paano po kami makakatulong po doon sa mga kapwa po namin mag-aaral. For example po, student assistance or yung cash assistance po, load allowance, mga ganun po. Tapos pagbibigay po ng mga school materials po. So
So pinili ko po na pumasok po sa mga organization para po ipakita po sa mga kapwa ko mag-aaral to empower po sila na ipakita po na kaya din po nila sa kinakaharap po namin nating pandemya ngayon sa pag-aaral po. Kaya po nating pagsabayan yung mga bagay-bagay. Hello, ako si Daisy Francisco, 61 years old, pabangkin ko si Jemart Concepcion. Ang masasabi ko sa aking pamangkin na okay, mabait siya, matulungin, maalalahanin, lalong-lalo na sa kanyang lola. Dahil kasi sila lang dalawa dito. Malaking tulong din ang nagawa ng EU dahil home learning dito sa bahay. O sa ngayon at yung bakunado na nga halos lahat, parang na-excite ang mga estudyante na bumalik sa kanya-kanyang mga school. Maganda sa home learning, pero mas mahigit na sa school para matututukan din ng teacher na mabuti yung mga estudyante. Nakakasama nila yung kanilang mga kaibigan, tapos nakakabanding sila. Sasamahan kita. Sasamahan kita. Malaking pasalamat ko po sa EU sa mga sa ibinibigay po nila sa mga estudyante. Halimbawa na lamang po yung free SIM po na nagkakaroon po kami ng free data po para ginagamit po namin ito sa pag-aaral po namin at pakikipag-communicate po sa aming teacher. At nagpapasalamat din po kami sa mga faculty po ng FINMA EU dahil hindi po nila kami nile-left behind po. Ibig sabihin po, kinukumusta pa rin po nila kami from time to time. Maraming salamat po sa patuloy na pagtayo po, pagtindig, para po maipagpatuloy po yung service na binibigay niyo po sa aming mga mag-aaral sa FINMA EU. At maraming salamat po sa pagpapakita na kayo po ay frontliners at talagang sinisecure niyo po yung quality education para po sa mas magandang kinabukasan po ng mga mag-aaral ng EU. So ngayon po ay malapit na nga po akong graduate at laking pasalamat ko rin po sa FINMA EU dahil sama partner po nila na company ay pwede po akong mag-apply ng trabaho. Tunay naman po na sa EU ay tuloy po ang pangarap. Dahil kahit anuman po ang kinakaharap natin ngayon na dilim, na kalungkutan, ay tignan po natin yung bright side ng mundo. Madadapaman tayo pero kailangan nating bumangon, patuloy na mag-aral, patuloy po nating galingan sa buhay upang makamit po natin yung better life natin. Kapwa ko mag-aaral na tinamad at huminto na sa pag-abot ng kanilang pangarap. Malapit na, abangan na natin yung pagbabalik ng face-to-face learning at makikita na natin ulit ang isa't isa. Ganon din ang classroom na kung saan bubuuin natin yung pangarap natin.